Ngayon nga ay magbabitamins tayo sa ating mga alagang baboy dahil nga nung mga nakaraan ay hindi natin sila na vitamins, pinainom lang natin sila ng Vitamin Pro dalawang beses. Yun nga yung pagtuturok natin ng vitamins mga province life ay nasa dalawang linggo na siyang delay siguro. Pero okay lang yun kasi binitamins din naman natin sila ng Vitamin Pro. Okay na rin yun. Na busy lang kasi tayo mga province life at saka maulan din kasi nung mga nakaraan kaya hindi tayo nakapagturok. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, pa-subscribe na lang po para lagi po tayong updated sa mga darating nating video mga province life. Merienda muna sila ng Madrid de Agua bago natin sila i-vitamins, i-inject dahil maaga pa naman. Tanghali ako mag-vitamins ngayon mga province life. Yun nga ang magandang pag-vitamins ay hapon daw pero nasanay na akong nasa tanghali or hapon lang yung pag-ano ko kasi ito yung mas may oras tayo ngayong tanghali. Dahil sa experience naman natin ay wala naman naging problema. Mapatanghali man or hapon yung pagbabitamins natin ay okay lang yung pagtuturok natin at saka yung pagpupurga natin. Yan nga at madungis na sila dahil nilalaro na nila yung painuman nila. Yung wais na sila, alam na nilang ano yung tubig sa inuman nila tapos hihigaan nila, liliguan nila. Sa susunod siguro na mga linggo ay lalagyan na natin ng ano paliguan. Yung paliguan nila lalagyan na natin ng tubig para hindi nila sinasayang yung tubig nila sa inuman. Yun kasi yung pinapalabas nila para higaan nila. Mga wais na sila. Kung napapansin nyo ay parang medyo sumikip na sila dahil sa kanilang paglaki. Maya-maya nga ay papakainin na natin sila at ibabitamins na natin. Yun nga at gutom na sila, nag-iingay na sila. Papakainin lang natin maya-maya bago tayo mag-inject. Ipapakita ko lang muna yung ginagamit natin. Ito po yung gamit natin, Vitamin B Complex Liver Extract, Bilamil, Vitamin Injection. Dahil marami pa rin tayong ka-province life na nagtatanong kung ano daw yung gamit nating vitamins, siyempre ipapakita natin. Kahit yung mga ka-province life natin ay nakita na nila, pero yung mga bagong ka-province life natin ay nagtatanong pa rin, siyempre para ma-share din natin mga ka-province life, para malaman din nila. Ito yung ginagamit natin palagi, Bilamil Liver Extract. Yan po yung gamit natin mga province life. Ngayon nga ay magpapakain na tayo para masimulan na natin yung pagbabitamins. Kaso wala, nag-iisa lang yung ano natin. Pero kaya yan mga province life, okay naman to. Hindi naman to kagaya ng purga na malapot. Madali lang tong ipasok dito at madali lang din yung iturok. Tara, magpapakain na tayo. Yun nga at inuna lang natin yung mga may kulay, yung may kulay itim para hindi na natin markahan. Dahil ganun pa rin gagamitan pa rin natin ng pintel pen para
malaman natin yung ano. Ito kasi yung mahirap sa mga puti, mga flamin slice. Uulitin ko, hindi kagaya ng mga pitrin durok natin dati na may kulay na. Madaling tandaan, ito kasi ay puro puti, kaya mahirap. Kaya kailangan natin gamitan ng ganito. Tara, dire-diretso lang natin mga flamin slice hanggang sa matapos. Yung binuhat ko nung yung last eyes nasa 30 na mga flamin slice, nasa 30 kilos na. Kasi lagi ulitin ko yung 25 kilos na feeds ay medyo magaan lang para sa akin. Pero yung baboy na yun ay ang bigat. Ibig sabihin mga flamin slice, mayroon ng 30 ito, or sabihin na lang natin nasa 25 to 30. Yun na po yung timbang nila mga flamin slice, ang ganda. Malalaki na talaga sila. Mamaya ay susunod na natin tong malalaki natin kung kayang-kaya bang buhatin. Yun nga, at hingal na hingal sila kung napapansin yung mga province life. Talagang ang lakas ng hingal nila kasi sobrang init. Siyempre stress na naman to sila mga province life dahil hinabol-habol natin, hinuli natin. May stress ulit yung mga baboy natin pero konti lang yan mga province life. Isusunod na natin tong mga malalaki natin. Sobrang bigat na yung nito mga province life. Sigurado akong ito ay napaka sobrang bibigat na to. Tapos na nga natin yung pitong mas maliliit. Sobrang hingal mga province life, pagod. Pahinga lang muna tayo sandali bago natin itutuloy. Pagod na pagod yung baboy natin. Kung nakita nyo naman yung hinga nila kanina, sobrang ano, sobrang hingal na hingal talaga sila sa sobrang init ng panahon. Mas maganda rin kasi ngayon mga province life kumpara sa tiglamig, kasi yung tiglamig ay parang medyo hindi maganda yung pakiramdam ng mga baboy kasi masyadong malamig. Kaya okay na lang itong ganitong panahon mga province life. Itutuloy na natin mga province life. Magpapahinga lang tayo sandali bago natin itutuloy. A few moments later. Tara, simulan na natin yung mga malalaki. Tingnan natin kung gaano sila kabigat, kung gaano kahirap sila i-inject ngayon. Mm-hmm.
Yun nga, tapos na natin yung pangalawang pagbabitamins ng inject. Sobrang nakakapagod mga province life. Medyo nahilo tayo dahil sobrang bigat at sobrang lakas talaga nila. Kung nakita nyo naman sa mga video natin na sobrang lakas na talaga ng mga alaga natin at mabigat na. Sa susunod siguro ay magtuturok na rin tayo ng ano dito sa tinga. Kung nakita nyo naman yung kanina, yung tinurok natin sa tinga kasi sobrang lakas niya na at okay namang turukan sa tinga. Kaso lang talagang malakas ka province life. Malakas talaga sila kaya nakakapagod. Yun nga, shoutout muna tayo habang nagpapahinga tayo mga province life. Isa-shoutout ko na lang muna si Ruji Fusen. Shoutout sa lahat ng kapwa natin ng OFW sa buong mundo. Maraming salamat. Shoutout din kay Ray Kabadila from Sampaloc, Manila. Maraming salamat sa iyo ka province life. Shoutout din kay Emil Ray. Maraming salamat sa iyo ka province life. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Kapugi Pigs. Tropa ko yan dati dito sa amin. Hindi ko alam na nagblablog din siya pero hindi na siya nandito sa Libak, na sa Sambuanga ata siya or Pagadian yung lugar niya ngayon. Nagblablog siya tungkol din sa baboy. Nakita niya ako sa YouTube. Maraming salamat sa iyo tol. Kaibigan ko yan dati dito sa lugar natin, si Kapugi Pigs, si Kalyan. Yun nga, maraming salamat mga province life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga province life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga province life.